Hello guys, good evening. Eto, balik na naman tayo sa ating YouTube. And today, we're gonna have do our skincare. Kasi, naligo na ako. Naglinis na ng bahay. Alam mo yan? Linis. Ngayon, di mukha ko na naman ang linisin ko. Ngayon, mukha ko naman ang titirahin ko. Diba? So ngayon, gawa lang tayo ng ating organic. Yung argilan natin. Yun lang ang ilalagay natin sa ating mukha. Organic lang tayo ngayon. Kasi may ang cream. Tomorrow morning na mag-apply ako ng, ayan. Liquid na liquid lang siya. So, actually guys, today is paano nga ba magsauli ang ating topic for tonight. Quick lang yung video natin. I-try kong quick lang, okay? Habang naglilinis, nagmamassage ako ng mukha. Paano nga ba ang manghiram ng bahay sa government? Kasi tumira ako sa bahay ng government housing, government housing in Japan for 6 years ako natira doon. So, hindi ko na matandaan kung anong year yun. Basta 6 years hanggang last. Nandoon kasi kalilipat ko lang ng bahay noong Kalilipat ko lang ng bahay last year ng April dito sa bahay na to. So, mag 1 year na ako sa April 23 ng this year. So, mag 1 year na. So, ilang months pa lang kami dito sa bahay na ito. And accidentally, kaya kami nalipat because, naoperahan yung aking husband. And ang topic natin for today is, paano ko ba hiniram or paano ba gawin yung pag-process ng mga papers pag sa mga government housing ka ng katira. Unang-una, meron silang roulette. Siyempre, mag-a-apply ka sa kanila ng may mga pipirmahan kang papers, magsa-sign papers ka, and then meron kayong tinatawag na chosenkai. Yung chosenkai means sa Tagalog or sa English is yung roulette. May pabunot sila, ganun. Eh yung pabunot na yung gagawin na binubunot is yun yung mga number na ng tao, makukuha ng tao. By number siya. Then, yung by numbers na yun, merong mga ibig sabihin nun. Yung numbers na sinasabi na, kumbaga, 10 tao lang ang pwedeng pumasok this year, or pwede nilang, sampung tao lang ang allowed, this year, or yung available room. For example, mga 5 or 10 lang ang available slot nila sa housing nila. So, ang gagawin nila is magbibigay sila ng number na ipapabunot nila sa mga tao. And siguro yung akin dati is number 10 ata ako. So, kumbaga I don't got a choice na mamimili ako. It's either doon sa first floor, kasi hanggang 5th floor yung building na tinirhan namin. And mamimili, kumbaga kung ano yung nabunot mong number, wala kang choice na mamili guys. Ayun yun. Kung nakuha mong number is 3 hanggang 9, makaka-choice ka kung anong heya or anong room ang pwede, ang gusto mo. Yan. Tsaka, kung anong floor, yan, nakakapamili ka. Kung sa first floor ka, syempre, hindi ka naaakit sa taas. So, mas okay siya, guys. Actually, 10 kasi kami. So, yun na...
So, bali 10 ang nabunot ko. So, I don't have a choice na mamimili ako ng room. Kung anong saang room ako pwedeng kumuha. So, yun. And then, the next step noon is, sa mga, yung pinasukan ko dati, guys, hindi sila libre sa bathtub. And hindi sila hindi din libre ang mga gas. Yung gas means yung connection doon sa labas na gas, yung parang mag-iinit ng ano ng inyong like yung ano nyo, yung gas tube nyo sa pagluluto, kayo ang magpo-provide noon. So hindi provided yung ano, yung sinasabi na ano, guys, yung gaas at saka yung bathtub, yun. Ikaw ang magpo-provide noon sa sarili mo. Although, murang-mura lang ang renta nila. So, depende din sa kinikita nyo. Kung, kunwari, single ka or dalawa kayo, buong pamilya kayo, depende sa amount of how much you earn in 1 year. So doon nila pinagbabasihan yung magiging renta mo doon sa bahay na yun. So ganun siya kaganda. Although yung dating tinirhan namin na bahay na government housing is matagal na rin yun, mga ilang years na siya. Pero maganda kasi renovated naman. Yun nga lang, pagka winter, malamig talaga yung dingding dahil hindi siya katulad nitong kahoy. Yan, kahoy dito, diba, sa amin. Or plywood, tapos may wallpaper. Doon sa tinirhan namin noon, semento siya, guys, yung wall niya. Tapos lahat yun is all white. So, all are cement. So, mapulido yung ano niya, yung building, kasi ano siya talaga, simento. So, dito sa lugar namin, iba, dito sa nirerentahan namin ngayon, iba ang gawa nila, guys. Yung parang, pag umuulan, pag natalsikan yung dingding sa labas, hindi na tatablan ng ulan. Kumbaga ano siya, yung parang waterproof ang tawag doon. Yun yung mga ginagamit sa mga apartment. Yun din yung mga ngayon na ano, bagong mga ano na, mga teknolohiya ang ginagamit ng mga hapon. Yung ano ba ang tawag nun? Ikumpara mo sa dati kasi, ang bahay na unang-unang tinirhan ko talaga sa Japan, guys, is yung aming dingding, yung lupa. Yun, yung para siyang clay, guys. And makikita mo yung parang ano lang siya, yung zara-zara. Parang nilogyan ng kulay lang yung dingding. Pero ano yun, clay siya. So, pagka winter, mainit yung loob ng bahay kasi ano siya, clay. Maganda yun, yun yung mga unang sinaunang panahon. Yun yung bahay na tinirahan ko nung araw. Clay lang siya at saka kahoy. Ngayon naman, iba ito, yung building na to, iba rin. So, yung building din na tinirahan namin doon sa 6 years na sinasabi ko sa inyo, is made of, ano yun, talagang concrete. So, iba, malamig siya pagka winter na kailangan mo ng 24 hours ng heater sa loob ng bahay kasi ang lamig, super lamig. Kung wala kang heater, super lamig. Pero, pag nasanay ka, okay lang din. Pero, kailangan may heater kayo. Pero actually, doon sa bahay na yun, guys, not really big. So, ang kwarto niya is dalawa. May isang kitchen din. Tapos, meron kaming bathtub at saka yung toilet namin. Parang magkasama siya. Yan. And, hindi siya kalakihan. Mas malaki itong apartment na tinitirhan namin ngayon, guys. And, dito nga sa Japan, kasi mahal. Ngayon, actually today, guys, sinauli ko na yung bahay na yun na tinirhan ko last year. Kasi nga, November and December, sobrang busy. Hindi ako makapunta doon sa office nila. So, kailangan ko ulit mag-process ng papers para huminto doon sa bahay na inuupahan ko na yun. So, kailangan today, nag-sign papers ako today na hihinto na ako sa pagre-rent ng bahay. But, isa pang question, guys.
And then guys, ang inaano ko bago isa sa uli, may mga processing sila na ginagawa niyon. Bago ka aalis doon sa bahay na 'yon, kailangan malinis. Kumbaga, pumasok kang malinis, lalabas kang malinis. So, kung katulad niyan ha, yung bathtub is pinakabit namin 'yon. So, ipapatanggal ko rin 'yon sa tao na yung mga gumagawa ng ano, yung parang nagpapanday din or sa mga electric ano or sa gas ganyan. Basta alam na nila 'yon mga hapon. Pag sinabi mo na gas, Hajos Temoraw, alam nila yun. So, yun, magpapa-estimate ako kung magkano ang bayad ng pagtanggal ng bathtub at saka yung gas doon na malaki siya guys, para siyang tanki na nasa labas na nakadikit. Kung makikita nyo sa mga bahay-bahay dito sa Japan, may gas na electric gas yun na nakadikit sa dingding nila. Hindi yung gas na siya yung parang tanki, hindi ganun guys. Siya yung electric na gas ang gamit namin nung lumipat kami doon sa bahay na iyon. And yun ang ipapatanggal ko. So, ipapa-estimate ko pa din yun kung magkano ang how much it takes to pay. Kasi sila na rin ang magtatapon noon guys. Sila na rin ang mag-dispose noon. So, I need to ask them kung how much. Kasi nga, may mga maliliit akong mga like, kalan, yung mga kaldero na hindi ko na nagamit. Mga abubot na kunting abubot lang. Kung ikaw ang magtatapon noon, doon sa, merong tapunan dito sa syudad. Yun is a for government recycling center. Meron dito sa Japan. Dito sa amin, sa lugar namin. So, wala naman akong sasakyan. So, I need to ask people to do it for me. So, yan. So, I need to ask them one day na ipapa-estimate natin kung how much. Kasama na doon yung paghakot at saka yung pagtapon nila at saka pagtanggal ng gas na sinasabi ko sa'yo na nakadikit doon sa labas na dingding. Kasi hindi ka pwede magtanggal noon guys. Baka sumabog. Baka sumabog kasi Ngayon, yan. Yun na yung third step natin. Tapos kanina nag-process ako ng mga papers na yun, isa-sign mo na titigil ka na, ganun. Tapos, kailangan pala guys, magdadala din ng yung hangko. Ibig sabihin, hangko yung stamp. Yung parang sign, kumbaga nila yun dito sa Japan. Mayroong sign yung nadalhin mo at saka yung passbook mo sa bangko. Kasi yung diniposit mong pera doon nila, isi-send sa passbook mo. Ayan. And, kailangan, kunwari, nag-sign up ako today, hindi pala kaagad yun mag-stop. It takes 10 days, 10 days pa pala bago siya talaga totally na mag-stop na yung aking renting. So, today is January 27. So, that would be, magka-count tayo ng 10 hanggang February 6 siya. So, February 1 to 6, ang babayaran ko yata is 1,600 yen ata, sabi ng mama. So, parang ano lang siya, kunti lang. Pero, kumbaga, hiwari ang tawag nila dito sa Japan, hiwari. So, kung ilang days ka lang na nagkuan doon, nagstay, I mean, di ba, nirent mo yung bahay, kumbaga. So, hanggang until February 6 next month. So, yun lang yung babayaran ko. And the rest na, yung kailangan fully paid ka bago ka mag hinto sa ano na yon sa kanilang company. Pero nga ngayon is meron tayong sinasabing corona, 'di ba? Meron tayong pandemic. So they understand also na pwede mo siyang bayaran ng ilang beses. Yun. Depende sa iyo kung magkano or kasi kinausap ko sila kanina na huhulugan ko lang kasi pag binuo mo yung babayaran kasi hindi ako nakabayad ng mga ilang buwan dahil hindi ako nakapagtrabaho last year ng 6 months. So parang naipon siya guys and siguro babayaran ko siya hindi buo. Kumbaga hulug-hulugan ko lang siya ng ilang beses. So they understand also for that
naman. So, okay. And then, sa awa ng Diyos, tapos na ako dun sa gagawin ko na yun. Tapos na. And isang step na lang talaga, yung pagtanggal ng gas-gas doon sa ano, sa dingding. So, yun na lang ang gagawin ko this coming month. Siguro February ko na siya. Ngayong Sabado at Linggo, guys, wala akong pasok. Pwede rin ako mag-inquire sa kanila, mag-inquire. And then the next step is gusto kong lumipat ng bahay again. Hindi dito sa lumang, ito apartment to, pero dito, guys, is ang rent namin is 5,000 at 4,000. 5,000 at 4,000. So, gumang yon seng yan. Kasama na doon yung parking lot namin. Ikumpara mo siya sa ibang mga apartment, 6,000 na lapad. So, parang rokumangin yun. Hindi kasama yung mga ano noon, mga yung parking lot dito. Kasi kung ilan ang kotse nyo, depende rin yun. Ang free, hindi naman free. Merong iba, nagbibigay sila ng isang slot na free. Pero kung pangalawang car meron ka or tatlo kayong merong car, kinukuha din nila yung 3,000 per ano per car. So mahal ang bayad, guys, dito sa Japan. So sa ngayon, I'm just thinking to, dati kasi is sa ano yun, sa prefecture, Okayama Ken, it parang Okayama prefecture. Ngayon naman parang sa city meron silang housing din, pero ibang company na yun. Parang sa city yun, sa city. Iba din yun. So, dalawa kasi sila. Isang Ken Jutaku and Shei Jutaku. Dalawa. So, isang sa prefecture at saka isang sa syudad, sa city. So, sa city, magtatanong ako, guys, next time kung anong mga available slots nila for the housing. Kasi balita ko, meron daw yung pwede sa mga yung mga disability patient na sinasabi. At mura lang kumpara dito sa bahay namin. And doon yata, guys, is merong elevator. So, tinignan ko yung pamphlet kanina. Meron naman siyang mga hanggang 12 floor. So, ang taas, no? Taas-taas, no? 12 floor. Makikita mo yung buong syudad. Kasi dati din ang bahay namin, nasa 6th sa 5th floor kami. Maganda rin siya, 6th, 5th floor. Pero nakakatakot lang din ang mataas na building pagdating sa mga lindol-lindol na yan. Nakakatakot din. Pero yun kasi is bago. Siguro you don't have to worry naman, di ba? Maganda naman yung mga ano dito, yung mga construction na ginagawa ng mga Hapon. So, I don't have to say na mag-worry ka. Hindi naman siguro yan gaganon, di ba? Pero much better talaga kung nakatira ka sa mga ganito lang. Ito dito sa taas namin, meron kaming second floor. Iba yung nakatira. Nasa baba kami kasi, di ba, yung asawa ko. Ano siya, wala siyang paa. So, hindi na kami pwedeng umakyat sa taas ngayon. And doon sa bagong bahay na sinasabi kong Shieju Taku, they have an elevator and they have 12 floor. So, ang taas niya, guys. Mataas na building siya. Kumbaga, yung dating tinirahan namin, times 2. Yan. So, maganda rin. Maraming available, guys, ngayon doon sa Shieju Taku. Tinignan ko yung pamphlet kanina. Merong mga available slot. So, we're gonna try that. Kasi meron sila, hindi sila ano eh, meron silang yung pampa, ano, yung sa rolet, may rolet, meron silang schedule doon. I think it's April or March ata, guys, yung kanilang, pa-chosen kay. So, nagtanong na ako dati eh. So, that was next month, March and April. Kasi pag nanalo ka kasi doon, guys, kailangan ka mo kasing lumipat. Mapipilitan kang lumipat, di ba? Ang paglilipat dito ay maghahakot ka ng mga gamit mo, ipapahakot mo sa yung mga tao. Hindi biro, guys. Mahal. Kasi nga, nung lumipat kami dito, although malapit lang yung bahay namin noon, dito. Siguro pag magbisikleta ka, mga 10 to... Matagal na yung 15 minutes. Mga 10 lang siguro, guys. 10 minutes lang. Ganun lang siya kalapit.
Ayun, tapos na ako doon sa ano sa old house. Ngayon naman, I was thinking to transfer sa Jeju ako sa bagong building na sinasabi at saka pwede yung mga disability patient doon. So, kumbaga balya free, balya. Basta ano siya yung pwede yung kuan guys sa loob ng bahay yung wheelchair. Yan yung mga ganung bagay. Tsaka walang mga ano yung dansa ganay, parang ganun. So barrier free siya. So maganda doon, pero hindi ko pa nakikita yung lugar, pero I think naman, sabi ng kaibigan ko, okay daw doon, sabi niya. Kasi nakarating na nga siya doon sa lugar na yun. And yung access ng papuntang syudad, guys, one ride lang. Pupunta ka sa Okayama City or Okayama Station is one ride lang. Tapos meron siyang ano guys, meron siyang rumen din siya. Yan, may rumen din siya. Ang tawag nun sa atin, ano bang tawag nun doon? Sa ibang lugar. Yung sa gitna lang yung train ng sa kalsada, ganun. Hindi siya talaga yung may mga route na saan papunta. Kumbaga sa syudad lang talaga siya, one way lang yung daan niya, ganun. Yan. So parang ano lang, parang bus din. May mga bus din naman siguro, di ba? Pero doon, awan ko, i-try natin. Kasi ang alam ko, pag bago yung lugar, parang hindi ka na ata bibili ng bathtub o mga gas, ganyan. Ikaw na ang naka-provide na lahat yun. Kumbaga, ano na yung nakaset na siya, kumbaga. Bago yung building na yun, guys. So, maganda din doon, siguro. Hopefully, na makakuha din ako doon. At saka, sa sinasabi ko nga pala, pag naglilipat pala, katulad nung amin, kumti lang yung gamit namin kasi yung iba namin gamit, pinatapon ko na guys. Dahil ayaw na, pag tuwing katulad namin, naglilipat kami, time to time, so we don't need a lot of kung anong mga abubot, ayaw namin. Kasi pag naglipat, ang mahal ng bayad nung nakaraan, binayaran ko 15 kalapad. Isang ano lang yun guys, isang biyahian lang nila yun. Isang hakutan lang. Pero ilang truck din naman ang dala nila. Kaya yun. So, what I mean is, hindi biro pag naglilipat ka ng bahay. Kasi katulad nung lumipat kami dito, meron kang down payment na 21 kalapad. Nijo Ichimangen. Yun. Yung pinakamura nila, 21 kalapad. So, 21 kalapad. Magkano yun? Ang isang lapad is worth of 4,700 ngayon. Ita times mo lang sa 21. Iba pa yung truck. Yung maghahakot ng mga gamit mo. Iba pa yun, guys. 15 kalapad yun. So, tumatakbo din siya ng mga 30 mahigit. 30 mahigit. Siyempre, bibili ka ng mga shelf. Bumili ako ng shelf, bumili ako ng table. Actually, yung chair kong ginagamit ngayon is ano lang plastic na muna . Tapos yung sofa ko, dinala ko siya. And then yung mga lagayan ng TV, yung mga chest, yung lagayan ng damit, tsaka yung bed ko yan. Tsaka yung altar namin, dala ko. Iilan lang. Pero dito kasi may mga closet na, walk-in closet. So, hindi ka na mahihirapan kung saan mo ilalagay yung mga damit mo. Kumbaga, ano siya, customized na talaga. Maganda rin. Kaso lang, pag ganitong apartment, hindi ka pwedeng magpokpok ng dingding. Dahil plywood at saka naka-wallpaper. Pag pinokpok mo yan, nasugatan yung dingding. Paglabas mo, titignan nila yon at i-estimate nila yon, pababayaran nila sa'yo. So, we don't need to pok. Hindi ka pwede maglagay ng pictures sa wall. Walang decor. Di, kung ano, yung sticker lang ididikit mo, okay lang kasi natatanggal yun. Pero yung mga pako-pako na yan, bawal. Kasi yan ang kasulatan na pinirmahan namin na pagka meron kang mga ginawa doon sa dingding na nasugatan yung mga wallpaper nila, papalitan yung buong dingding yun. Yung wallpaper, kumbaga. So, bawal ang yan ang mga do's and don'ts dito sa mga ganitong apartment, guys, na magre-rent ka sa Japan. Maraming mga
yun ang sinasabing do's and don'ts. Yan. So, maganda talaga kung sa Pilipinas ka, may sarili kang bahay. De, kumpara mo dito sa Japan. Pero alam mo kasi, sa Japan, pag may sarili kang bahay, kumbaga yung nire-rent, instead na magre-rent ka, alam mo yun, alam mo kung anong maganda sa mag-nagre-rent. Ito maganda sa pagre-rent. Pagka nagre-rent ka ng mga bahay, ibig sabihin noon, pagka nagsawa ka na, pwede kang lumipat. Kung sarili mong bahay, pagdating ng 10 taon or 20, 25, lumalabas na ngayon yung mga sira. Alam mo ba, mahal ang pagpapagawa. Isang 100 kalapad, worth of 500,000. Isang ayusan lang nila yan dyan. Kasi yung aking ano kakilala, nagpaayos siya ng bahay nila yata. Pero ano lang yun ha, isang parte lang ng lugar na yun. Umabot na kaagad siya ng 500,000. So ibig sabihin nun, mga 100 kalapad. Mataas guys. Mataas ang singilan dito. Tapos, depende pa sa kung ilang square meters yung iyong bahay, yun din yung tax mo every year. So, pag nagre-renta ka, ang babayaran mo yung rent mo lang, di ba? Pero, at least, hindi ka na mag-agaga kung nasisira, papaayos mo. Hindi ka na mag-agaga, magbayad ng tax, ganun. So, much better na mag-renta ka na lang instead na bibili ka. Kasi, kung iisipin mo rin, kunwari ha, iisipin mo na bata, kunwari bata yung asawa mo or dalawa kayo, bata din yung bata ka pa, kaya niyong magkuan, mag-provide ng ano bang tawag nito? What do you call that? Ng bahay or renta ng bahay. E, katulad ngayon, pandemic, maraming nawawalan ng bahay at kasi hindi sila, sa apat na tao, isang tao ang hindi nakakabayad ng apartment nila. What I mean is yung bahay nila ha. Kasi 'di ba, inuupa parang in nag-uupa lang din sila sa sarili nilang bahay. Bahay nila 'yon pero 'di ba, may loan sila. Ngayon, katulad nung pandemic, hindi sila makabayad. O 'di ba? Maraming nawawalan ng bahay sa panahon ng pandemic. Promise me. So pag nagre-rent ka, syempre, 'di ba, hindi siya ganoon kamahal, guys. What I mean is, so wala kang maganda talaga sa Japan. Katulad ko, wala akong kotse. So hindi na magbabayad ng anong tawag nito? Shaken. Every 2 years, ang shaken, kuan, aabot ng 10 lapad. Minsan, depende sa kotse. Kung kayon, yung maliit lang, nasa 8 lapad. Ngayon, nung araw is 5 lang yan. Eh ngayon, 8 ata eh. So, kung malaki ang kotse mo, di ba? Kung ang makina ay malaki, malaki ang bayad. Nasa 15, siguro mahal. Basta mahal ang worst of living in Japan. Kaya kung mag-commute ka lang, 'di ba, wala kang babayaran na monthly or every 2 years or something, wala kang pagagasulan. 'Yun nga lang, syempre bibili ka ng ticket mo for riding the train. Pero what I mean is wala kang obligasyon na ganun. Kaya most of people here magbisikleta yan sila pagka papasok sa trabaho, bisikleta, magbabas, mag-train. Kasi ayaw ng mga tao na magbabayad ng marami. Siguro sa isang pamilya, isang kotse is enough. Pero pag may mga anak ka na dalaga at binata, hindi maiwasan na gusto nilang magkaroon ng sarili nilang kotse kasi magtrabaho din naman sila. Sa pamilya, sa usual family dito, pag meron kang anak tatlo, di tatlo, apat ang kotse nyo. Depende kung tag-isa kayo ng asawa mo, di anim. Pero mataas na ang cost of living pag ganung society na ang kumbaga ang pagtatakbo mo. Mataas ang cost of living na 'yon. Depende kung kaya mo, why not, 'di ba? Pero kung katulad namin, ang aking asawa is 'di ba, nengkin, what do you call that? Kumbaga sa atin 'yan sa Pilipinas, nag-SS lang naman ang bana ko. So, kahit may natatanggap ka guys, marami din babayaran sa Japan, saksakan dito ng taxes. Kailangan, obligado ka magbayad ng tax. Hindi, pwedeng hindi. Sisingilin ka eh. Tsaka kung hindi mo binayaran, pagpunta mo sa isang lugar, tapos sasabihin siya kulang, oh, you need to pay it. So, kailangan, mapipilitan ka magbayad talaga. So, kailangan updated ka talagang magbayad. Or else, tulad nung isa kong kakilala,
Dito sa Japan, mapipilitan kang magbayad sa gusto at sa ayaw mo kasi alam mo kung bakit. Lalo na pag nagtatrabaho ka sa mga company, you have to pay the taxes. Ano yun? Kaltas. May kaltas na kaagad yung sahod mo. Sa gusto at sa ayaw mo, kaltas na yun. Automatically na po yun. So, ang cost of living in Japan, masasabi ko lang is medyo mataas siya. And yung mga taxes nila, di ba, obligado kang magbayad. Talagang intact talaga yun. Bago mo makuha sa bangko mo, yung sahod mo, bawas na po yun. So, sa mga nagtatrabaho sa Japan na hindi pa, o yung mga baguhan pa lang, kahit na yung mga baguhan na mga kakilala ko eh, ano na sila eh, sinisingil talaga sila ng gobyerno. As long as you're working in Japan. So, yun. So, sa may mga hindi naman mag-work ng ilang araw lang, yung asawa nilang nagbabayad, pwede rin naman. Family, ano yung tax, kumbaga. Kumbaga, ilan kayo sa pamilya, yung asawa mo nagtatrabaho, yun ang doon na ma-deduction yung ano sa company nila. Family deduction yun, kumbaga. So, mas nakakamura ata pag ganun klase. Kasi kung may anak ka, tas dalawa kayo mag-asawa, mas mura daw ata. So, like my friend, hindi sila pwedeng kumita ng like what I've, like 20 days in a month or 22 days in a month. Kasi, yun nga, kung family deduction sila ng kanilang taxes sa asawa nila, sila, may limitation din guys. Ang working ng mga tao dito, may oras, kailangan kung ilang oras lang. Pag kayong meron kang sarili mo yung ano mo, yung insurance, that was 180 kalapad ang yearly mo na sweldo. Yun, 180. Pag lumampas ka doon, sisingilin ka nila ng medyo mahal din. Depende sa tax yun. Depende sa kita mo ng isang taon. Pero kung pinigilan mo doon sa 180 kalapad sa isang taon, yung ano mo, yung tax mo hanggang doon lang. Pero pag lumampas ka, like 230, ganyan, 250, mataas din yung tax na binabawas sa iyo. So, doon sa mga taong hindi asawa nila ang nagbabayad ng tax, 120 kalapad ata ang isang taon nila. So, parang half of it lang. Pero not bad. Kasi, di ba, magstay ka lang ng bahay, tapos magtatrabaho ka lang ng ilang araw, maganda rin. Ako kasi full-time worker ako, like 20 days in a month, medyo malaki yung sahod ko, maray, mababayaran din naman akong tax, malaki din. Magbabayad ka ng tax, obligado talaga yun. Tsaka, kumbaga, ano, kimatero na yun sa gobyerno. Yan. So, dito sa Japan, yun talaga yung mga dapat gagawin, yung mga cost of living is mahal. Mahal na mahal na mahal na mahal. So, yun lang yung ating vlog for the day, for tonight. Kasi inaantok na rin ako, guys. I think mag-11 na rin ng gabi. At yung ating skin care, yun lang naman yun. Kasi pag gumamit ka talaga ng apps, parang maganda yung skin mo. Pero pag tinanggal mo yung apps, iba yung kulay ng skin mo. Maganda lang siya tingnan kasi may apps yan eh. Diba? May pakilay pa nga ah. Pero kung ano talaga yan, walang apps guys, medyo hindi talaga yan talaga yung skin ko, hindi talaga ganyan. Medyo may blemishes kumbaga. Yan yung ano ko, yung skin ko. So, I will end up the video. Sana may natutunan kayo, yung mga mga foreigner na nakatira sa Japan, na mga like Pilipino na katulad ko. Kung may mga katanungan kayo, pwede rin kayo magtanong. Kung paano ba mag-apply, I will give you the details para matulungan ko kayo. Pero kung magtanong kayo sa government naman, i-guide nila kayo, di ba? Pero iba kasi ang applyan nung ano guys, yung CA Jutaku at saka Ken Jutaku, iba ang applyan nun, ibang opisina nila yun.
So, I would like to say thank you and good night, everyone. Be good. Bye-bye. Boo-boo-boo. Good night, everyone. Thank you so much for watching my video all the time. And, diba, in-end up ko na to, diba? Nagsalita na naman ako. Hindi, gusto ko lang magpasalamat ng bonggang-bongga. Basa pa yung buhok ko, guys. Pero pag nilugay siya, ganyan talaga. Pero pag tinali siya, o, diba? Ganun nakita nyo kanina. Hindi pa siya naka-dryer, pero okay. Diba? Ganyan siya. Ayan. So, I would like to say thank you to everyone. Sana may natutunan kayo sa aking video na ito. Kasi yan po talaga yung ating topic ngayon. Bukod sa pag-skincare at saka sa ating buhok. Ayan. Sana kung may mga katanungan kayo, mag-comment down below. And don't forget to like and subscribe my video. And thank you so much mga nanonood palagi sa aking channel. Sawadika. Sawadika is na parang konnichiwa kumbaga yun sa Thailand. So I would like to say good night to everybody and have a safe and God bless us all. Ayan. Be good and be spread the love and good vibes and diba? Easy lang guys. Okay, thank you so much. Thank you. We love you. Mwah.